Hello, hello, hello! Magluluto muna tayo bago lamon. So we have kalderetang isda or kalderetang bangus. Okay, to be specific. So nilalagyan ko siya ng asin. Ano to? Tatlong malalaking boneless na bangus. Hinati-hati ko na siya. Tinanggal ko na rin yung buntot. Kung gusto nyong dagdagan ng paminta, flour o kaya cornstarch, go ahead. Okay. So asin is pwede na rin. Okay, so syempre, ang gagawin natin, the first step is that we are going to prito this one. So habang hinihintay natin silang maprito lahat, prepare natin yung gulay. I have onions, bell pepper, patatas, carrots, ano pa ba? Bawang at saka siling haba. So igigisa natin yung mga gulay natin. So una is the sibuyas and the bawang. So ayan, kung gusto nyong dagdagan ng ginger, pwede rin. Okay. Then, idagdag natin yung mga patatas natin. And of course, idagdag natin yung Del Monte Caldereta sauce. Okay, so ito, dadagdagan natin siya ng dalawang cups na hot water. Okay, so madali lang itong lutuin. Sa mga gutom dyan, madali lang itong lutuin. Sa tingin ko, 1 cup more of hot water ang idagdag natin. So, bale, 3 cups of hot water na yung dinagdag natin. Maglagay din ng laurel leaves. Okay? And then, the rest yung ibang gulay. Okay? So, ito, tatakpan lang natin ito hanggang maluto yung patatas. Actually. Okay? So, madali lang yan. So, natimplahan ko na rin ito ng asin. Okay, so tatakpan natin siya hanggang maluto yung patatas. 15 to 20 minutes. Okay, luto na siya in a slow fire para hindi naman, you know, mag-dry lahat ng tubig. Okay, there we go. Mainit-init pa. So, ready to serve na siya. Okay, yan. Meron na tayong kalderetang bangus. This is so good. Gustong-gusto ng mga anak ko to. Sarap. Ayan. So, that's it. We have now our kalderetang bangus. Thank you for watching First Blossom. Eat, drink, and vlog.